What I'm telling you is you are just helping Bongbong Marcos to become the next president of the Philippines. If aniwala kayo, magbabackfire yan. Aniwala kayo sa akin. Kaya ang tanong, Marcos pa rin after all these years? Yung pa rin ba ang propaganda nyo? Galit pa rin kayo kay Marcos? Hello? It has been 3-4 decades ago. Di ba? Maghanap kayo ng bagong style. Maghanap kayo ng bagong style. Kung ano na nangyayari sa ating mga kabataan, ano, sa bayan natin at lalo na sa mga kabataan, ano. Kasi nagbabasa po ako ng balita kanina, nakita ko po yung, ewan na, panood niyo po ba yon o nabalitaan niyo po ba na meron pong isang webinar ang Commission on Higher Education dyan po sa Cordillera. May mga bisita po doon. Eh siguro naman, nung nag-imbita ng webinar yung CHED, ay hindi naman nila inilihim na ang isa sa mga tagapagsalita ay ang anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Ano? So, kung napanood niyo po o nabasa niyo yung balita, nung pong parang nalaman na ng mga participants doon, so nagpalit sila ng nag-hashtag ano yung hashtag? Hashtag yung magnanakaw, hashtag diktador. Alam nyo, hindi, lalo na tong grupong Akbayan, ano? Okay naman maglabas ng sentimiento. Baka nga para sa inyo at sa lahat ng pagkakataon dapat ay sambitlain ang pagkasuklam sa mga Marcos, kay Ferdinand Marcos, kay Imelda Marcos, kay Ivy Marcos, sa mga anak, walang problema. Pero ito po apo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At uulitin ko, hindi naman siguro lihim sa mga batang ito na isa sa mga tagapagsalita bukod kay Mayor Benji Magalong ng Baguio, at hindi naman siguro sikreto sa kanila yon, ano? Pero yung gumawa ka ng eksena sa isang event na alam mo naman kung sino ang participants, alam mo naman kung sino ang speaker, sinadya nyo ba yon? Iyan ba yung itinuro sa inyo ng mga magulang ninyo na maging bastos? Patawarin niyo ako, ha? Ito, total, ikaw naman ay, ewan ko, tatakbo ka ba sa anumang posisyon o gusto mo bang sundan ang yapak ng mga leader ng Akbayan? Akbayan part youth party list o party, yung RJ Nagit? Nakadidismayahan, no? Ano nangyayari sa ating mga kabataan? Wala na ba yung itinuro sa atin ng mga magulang natin na pagka may bisita ka, respetuhin mo? Ganun ba kalalim ang pagkasuklam na ipinunla sa puso ninyo ng kung sino man? Ikaw ba mismo ay biktima ng batas militar kung meron man pang abuso? Again, sasabihin ko sa inyo, kung meron pong biktima ng martial law dito na abuso, ako po ay nakikisimpatya. Pero yung
yung magpunla ka ng malalim na pagkasuklam sa isang pamilya. Ito, Sandro, I just want to make it clear that I don't know Sandro Marcos personally. Well, I have met him once yata, naalala ko, about 5-6 years ago, nung na-interview ko yung siya at yung kanyang ama. Pero wala akong pakino, love lost naman ako kanoga. Pero yung ang punto ko dito, ano nangyayari sa atin pagka ba apelidong Marcos o lahi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ganun na ang magiging, alam nyo yung ginagawa nyo na yan sa pagkasuklam nyo sa mga Marcos, unconsciously or unwittingly you are becoming a part of the campaigners for Bongbong Marcos. Kasi yung mga nakakakita nitong masamang pag-uugali, sasabihin ko na, magaspang na pag-uugali na ipinakikita ninyo, na wala naman dating, kumbaga, mga fence-sitters lang, walang pakialam, baka mag-usisa ngayon. Baka mag-research. Ano? Na baka makita nila, ay kabaligtaran pala nung kanilang natutunan nung umpisa ang ipinapalaganap ninyo. So baka mag-backfire. Oh, that is what I'm saying, ano. Pero kung masaya kayo diyan, okay lang. Kung nagbibigay sa inyo ng kaligayahan 'yan, okay lang, ano. Nalulungkot lang ako dahil ang ating mga anak, ako po kasi isang magulang na, kung ganito ang magiging ugali ng mga kabataan ngayon na bagamat nag-aaral, baka nga matatalino pa, baka nga sila ay mga honor students pa, ano? Tapos ganyan ang magiging pag-uugali, ano natutunan natin sa paaralan? At ano natutunan natin kung anumang simbahan ang kinabibilangan nyo? At ano ang tinuro sa inyo ng mga magulang? Uulitin ko, walang masama na maghayag ng damdamin. Pero there are always venues para doon. Pero dito, subukan ninyo. Alam nyo kung gagawin ninyo ito. Halimbawa, maka-Marcos ka naman. Tapos, halimbawa lang ha, galit ka kay Noynoy Aquino, kay Ninoy Aquino, o kay Chris Aquino. Tapos, halimbawa, in the future, magsasalita si Bimby. At binastos ng ganun. Ganito rin po sasabihin ko. Kung galit kayo dun sa nuno, ano kinalaman nung apo? Di ba? Ang gusto kong sabihin dito, nasaan na ang modo? Nawala na ba ng modo ang mga Pilipinong kabataan ngayon? I don't want to be preachy here, pero ano na ba nangyari? Gusto ko na yatang maniwala dito kay Frances Hogan, dating yung whistleblower po sa Facebook ngayon, na para bang ang social media ngayon, specifically Facebook, ito ba ay nagiging entablado na ng paghahasik ng karahasan at ng pagkasuklam at ng pagkakababa? Nakakalungkot, ano. Sana wag lumala ito, no. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero kung ang kabataan ay magiging bastos, ang kabataan ay walang modo, ang kabataan ay parang kabayo na tinakpan ng mata, na sugod lang na sugod, na hindi malang naiintindihan yung kabuuan. What I'm telling you is, you are just helping Bongbong Marcos to become the next president of the Philippines, if that is the way you will pursue. Ano? Naniwala kayo, magbabackfire yan. Naniwala kayo sa akin. Kaya ang tanong, Marcos pa rin after all these years? Yung pa rin ba ang propaganda nyo? Galit pa rin kayo kay Marcos? Hello?
It has been 3-4 decades ago. Di ba? Maghanap kayo ng bagong style. Maghanap kayo ng bagong style. Ano? Kanina lang eh. Si Heidi, yung kapatid ko, hindi naman masyadong partisan yun. Eh dahil dun sa nakita niya dun sa ginawa niyo kay Bongbong, kay Sandro Marcos, ayun, naghanap ng mga video sa YouTube. Ngayon, may mga nakikita siyang mga YouTube video on how intelligent former President Marcos was. At least during his time, pinakita niya how he spoke without script. Ayun, ayun, anong nangyari ngayon? Yung ibang mga walang pakialam dati, namumulat, eh, teka, ano ba, gaano ba kasama si Marcos? Eh ngayon, open na sa social media, sa YouTube, Facebook, at iba pa, yung mga videos about Marcos when he was talking to foreign press or when he was talking in the White House. So, ngayon, ang galing pala. Sana meron tayong ganitong di ba? Ayun na sinasabi ko sa inyo. Tinutulungan nyo lang si Bongbong Marcos na magkaroon ng traction at baka kayo pa na mga anti-Marcos ngayon ang magdala sa kanya sa Malacanang. Oh. Kakaintindihan tayo.